Welcome to Junk's Journal. It's a brand new day, brand new life, and of course, it's a brand new vlog. So ayun, this is going to be my first ever vlog for 2020. Sana lahat kayo or lahat tayo naging maganda yung pasok ng taon. So, kwentuhan nyo naman ako ng very, very light sa comment section kung ano yung mga ganap nyo ng Christmas, tsaka nitong nagdaang New Year. Ayun. At nga pala, gusto kong mag-apologize kasi parang it's been a month ba? Basta antagal ko nang hindi nag-upload kasi I've been very busy. Napaka-overwhelming kasi ng mga ganap ko sa buhay nito lately. Kasi yun nga, Pasko, New Year, nag-birthday ako, and etc. Basta madami nangyari. And I am really sorry, guys. At oo na, bago pa sa inyo manggaling, guys, oo, tumaba talaga ako. Tumaba ulit. Nag-gain ulit ako kasi, ayun na nga, Pasko, nag-birthday ako, at kung ano pa mga ganap ko sa buhay nitong nakaraang buwan. And to be honest, I've been stress eating lately. Pero bilang bagong taon, 2020 na, it's the first month of the year, at another decade na naman, so tanggalin na natin yung mga nega sa buhay natin. Ex-job. At siya nga pala, guys, stay safe kasi nag-aalboroto si Taal, diba? At ang lala ng ashfall dito sa Metro Manila, grabe. Sobrang affected kami dito sa Taguig Pateros. Ayun na nga. Grabe, alam niyo yung haraan noong Sunday? Nasa labas pa naman ako noong nasa galaan ako at sobrang ramdam ko yung ashfall na yun, ang katikatit sa skin, ang baho, amoy chemical. Ayun na nga, hindi siya healthy. Kaya sana matigil na tong crisis. As much as possible, guys, let's stay indoors and of course, let us prioritize. So, what's going to be my vlog for today? Ayun na nga, kasi nung nakaraang araw, pinanood ko yung vlog ni Inday Krisha, Hybris Pain. Ayun, sobrang damang-dama ko yung pain niya. No heartache kasi diba kung pina-follow niyo siya, kung pinapanood niyo si Grisha, siya yung vlogger na girlfriend or should I say at ang inay ng aeroplano. Okay, as I was saying, ayun na nga, si Grisha, uy, pinapanood ko siya. Bakit parang blackout here? Actually, helicopter. At ayun na nga, pinanood ko si Inday Krisha, yung nagkwento siya about sa breakup nila ni Joem. Sobrang damang-dama ko siya kasi I've been there. Kahit na sinasabi niya okay na siya, pero sa boses niya, the way she speak, the way ng pagkukwento niya, ano ba yung sakit? Kasi hindi ko alam kailan ba sila talaga nag-break. Kasi may in-insert siyang mga clip doon na nagtatry siyang mag- vlog noong December pero hindi niya kinakaya kasi iyak siya ng iyak. So, I think siguro before ng December pa sila nag-break, no? Ayun na nga. Gusto ko kasi magbigay ng reaction about doon kasi sobrang nakita ko yung sarili ko sa kanya 6 years ago. Kaya you are not alone in thy best friend. We are just here for you. So, ayun. Alam ko hindi lang si Krisha ang binreak ng mga jowa nila ngayon, January 2020. Alam ko, sa laki ng Pilipinas, sa laki ng mundo, marami pang ibang babae or kahit lalaki na, ayun, masakit ang... So, in this vlog, I'm going to give you some tips or my opinion about moving on, kung ano ba yung mga ginawa ko noon nung ako yung nasa sitwasyon ninyo. I just wanna let you know guys that single ako for almost 6 years na since 2020 na. Yeah, magsa 6 years na siya this year and I am so proud of that. Is lahat ng mga i-share ko sa inyo today ay ito lang naman yung mga ginawa ko or yung mga pinagdaanan ko at kahit papano nakatulong naman siya sa akin in fairness. So dahil nag-work siya sa akin, gusto kong i-share sa inyo kasi baka makatulong. So, it's up to you kung gagawin nyo siya or kung pwedeng gawin nyo lang siyang guide or whatever, di ba? So, this is my mahiwaga notebook. Dito ko sinusulat lahat ng aking vlog ideas.
So the first sa list ko is have a journal. Yes, guys, sobrang nakatulong sa akin yung journal or diary. Kasi, ayun, simula nung 2014, lahat ng mga hinanain ko sa buhay, lahat ng mga heartache ko dun sa ex ko na yun, sinusulat ko para kahit papano mabawasan yung pain at kahit papano ma-divert ko yung attention ko sa ibang bagay. And then ngayon, kapag binabalikan ko yung journal na yun, actually, ginagamit ko pa rin kasi paminsan-minsan nagsusulat pa rin ako sa diary. So, kapag nababasa ko yung mga sinulat ko 6 years ago, noong 2014, parang, oh, okay, pinagdaanan ko pala to, ang galing. So, parang, ayun, nakaka-proud lang na, ayun, nababasa mo yung mga dating nagawa mo, na sobrang lala pala, tapos napagdaanan mo, at ito ka, ngayon, stronger and wiser. Diba? Bongga. Second is embrace the pain. Kayaan mo lang siya. Siyempre, normal yan eh, bagong break kayo, masakit talaga. There's no easy way to break somebody's heart. So, kahit na gaano mo sabihin na okay ka, masakit pa rin, just embrace it. Okay? And, third on the list, feel the pain. Never deny it. So, parang pareho lang siya ni embrace the pain. Hayaan mo lang na masaktan ka, girl. Huwag mong sabihin na, ayun, strong ako, hindi siya masakit, wala akong nararamdaman. Hayaan mo lang na maramdaman mo yung pain hanggang sa ma-immune ka na at unti-unting mabadrip yung pain sa'yo at siya na yung kusang umalis sa system. Okay? So, embrace the pain, never ever deny it. Fourth sa list is, eto, may not be applicable sa lahat pero nag-work sa akin to. Do not unfriend or block your ex sa mga social media accounts mo. Same as do not delete pictures. Kasi for me, kaya ko to ginawa. Kaya hindi ko in-unfriend or binlock yung ex ko. Hindi rin ako nag-delete ng pictures. Kaya if you will stalk me sa Facebook ko, nandun pa yung album naming dalawa. Kasi for me, part yun ng history at ng memory. Hindi dahil sa, ay, hindi ka pa nakaka-move on, ayoko tong durahin kasi gusto ko pa siya makita araw-araw, ganun. No, that's not my point. Well, sa akin lang to. Kasi, hayaan mo lang siya hanggang sa masanay ka na lang, alam mo yun, hanggang sa ma-immune ka na lang. Kasi, ako dati, every time na titingnan ko yung pictures namin together, siguro, ano yun, nung first year ng breakup namin, parang every time na titingnan ko siya, ang sakit. Grabe yung pagod sa dibdib. Sobrang kirot, ganun. Tapos, bigla lang as days or years go by, pag tinitingnan ko, hindi ko siya tinitingnan talaga. Well, halimbawa, lumalabas sa memory sa Facebook. Ayun, parang wala lang. Ah, okay. Alam mo yung wala ka nang mararamdaman na nagsuscroll ka na lang na parang, ah, okay. Magiging simpleng picture na lang siya in the long run for you. So, ayun, again, decision niya pa rin kung gusto niyong i-block siya or i-unfriend siya. But for me, I did not do that. Actually, siya pa yung nag-unfriend at nag-block sa akin. Pero, okay lang. Decision na yun eh. So, that's fine. And then, next sa list ko, so do not unfriend. Oh, go out. Do the things that you love that you're not able to do when you were with him. Aminin natin, may mga bagay na hindi natin nagawa or natigil natin gawin kasi dahil sa kanya. Halimbawa, katulad ako, example ko na lang sarili ko. I love modeling. Yung mga panahon na yon, nung kami pa ng ex ko. But with this guy, parang hindi siya ganun kapabor. Medyo may insecurity si sir sa katawan dati. So, okay. Ayun, dahil mas mahal ko siya, mas pinili ko siya. Tumigil ako sa pagmamodel, kaya
Ayun. So, naghiwalay kami. Sinubukan kong bumalik sa modeling until, ayun na nga, parang nag-iba na rin yung attention ko, nag-iba na rin yung gusto ko. So, ayun, subukan niyong gawin ulit yung mga bagay na hindi niyo nagawa noon nung kayo pa. So, next sa ating listahan, do not seek comfort from others. Sa madaling salita, huwag kang maghanap ng panakipbutas kasi makakasakit ka lang ng tao at masasaktan mo lang din yung sarili mo ulit. Alam mo yun, kasi hindi ko alam kung paano to i-explain sa simpleng way of explanation. Kasi for me, sa akin lang naman na, kasi parang pagiging user yun. Parang paglalaruan mo yung feelings ng iba para lang makalimutan mo siya. Gets mo? Kasi diba, paano kung halimbawa, gustong-gusto ka ng tao pero ikaw hindi ka pa ready ulit pumasok sa relationship or hindi ka pa ready magmahal ulit. So, niloloko mo lang sarili mo, di ba? At ayun, ina-apply ko ulit yan sa sarili ko. Kasi 2014, nag-break kami, there was this guy, hindi ko na lang i-mention yung name, na sobrang gustong-gusto niya ako that time. Talagang pinupursue niya ako, parang sabi niya kahit one-sided love lang, okay siya doon. Hindi ako pumayag kasi parang magiging unfair ako sa kanya. So, ayun. Akin lang yun, guys, ha. Let me know what your thoughts are. Kung okay lang ba yun sa inyo din or hindi. Basta. Ayun. Seventh on the list, it is okay to cry. Oo nga naman. Siyempre, may pinagdadaanan ka. Iiyak mo lang yan. Pansin nyo ba? Ang sarap umiyak. Ang sarap ng feeling na antukin pagkatapos mong iyak. Bakit nga ba? Bakit nga ba tayo inaantok pagkatapos umiyak? Siguro para makapagpahinga tayo, no? So, let it out. Okay lang umiyak talaga. Kung kailangan mong magtawag ng friends or kung kanino ka komportable na i-open up yung mga nararamdaman mo, go ahead. Huwag magmadaling mag-move on. Ayun. Tama. Kahit gano'ng katagal yan, guys. Huwag mong isipin na kailangan within 6 months or 3 months, okay na ako, kailangan naka-move on na ako, kailangan hindi ko na siya mahal. Hindi pwede yun. Hindi nangyayari yun. Kahit gaano katagal yan, okay lang. Ang importante, gumaling ka. Ayun, example na naman. Ako, sarili ko na naman. 2014, yung break kami. So, nakita ulit kami noong 2017, personally. So, akala ko, buong buhay ko, 2014 to 2017, na wala kami closure, na hindi kami nakikita, akala ko okay na ako. Pero nagkita ulit kami ng 2017, lumabas na naman lahat ng galit. Ang sakit-sakit pa rin pala. Ayun, kasi meron naman talaga yung hindi nangyari. Sobrang hindi magandang nangyari, kaya ba't kami naghiwalay? So, ayun, imagine, akala ko okay na ako 2014 to 2017, 3 years. So, 3 years ang dumaan bago ko na-realize na hindi pa pala ako fully healed. So, after noong 2017 na yun, sabi ko na sa kanya lahat ng kinanaing ko, lahat ng mga problema ko sa kanya. I mean, you know, nasabi ko lahat ng mga hindi ko nasabi within that 3 years. And it felt good. Then doon ko na-realize na okay na ako. So again, guys, ayun, huwag magmadaling mag-move on. And 9th on the list, find yourself again. Self-worth. Ayun, kasi aminin natin na minsan bongga talaga tayong magmahal, 100%, wala ka nang itinitira sa sarili mo. So, it's about time na hanapin mo yung sarili mo ulit. Hanapin mo yung pieces na nawala, na nadurog, kasi buuin mo ulit yung sarili mo para maging buo ka sa taong, sa tamang taong darating for you. Para kapag pumasok ka ulit sa isang relationship, buong-buo ka na ulit. Kayang-kaya mo na ulit. As in, the most important thing that I will advise is magdasal. Prayers. Sa totoo lang, guys, hindi ako makajoyos. I mean, hindi ako super-duper taong simbahan.
Minsan nga nakakalimutan ko pang magdasal, pero sa totoo lang, sobrang powerful ng prayers, guys. Minsan feeling natin, walang nakikinig sa atin. Yung minsan feeling natin, tayo lang yung nakikinig sa mga problema natin. Pero hindi natin alam, there's just one God na kahit ang daming tao sa mundo, kayang-kaya niyang makinig sa mga hinaing natin. Hindi natin siya nakikita, pero I know. We know that He is there. Ipagdasal natin yung pain, ipagdasal natin yung pinagdadaanan natin, and everything will follow. So that's it for my 2020 first vlog. Sana nag-enjoy kayo, guys, at sana may natutunan kayo. Kaya girls, boys, lahat ng mga may pinagdadaanan, lahat ng mga may heartache, lahat ng mga binrake ng mga jowa nila ngayon, let me know, guys, kung tingin nyo gagawin nyo tong tips na to, lagay nyo yung lahat sa... At ayun na nga, guys, mag-chikahan tayo sa comment section. Kung nagustuhan nyo yung video na to, do not forget to hit that like button, comment of course, and share the vlog. Thank you so much for watching Zhang's Journal. I'll see you next time. Bye! Happy 2020!